Hi guys! Welcome back to my goodness! So today naman, magluluto tayo ng chocolate chip cookies. Alright, so favorite to ng family ko talaga. Now, very simple lang ang mga ingredients nito. And by the way guys, yung mga measurements and the complete recipe will be on the description box just below the video. Alright, pwede nyo siya screenshot, pwede nyo siya dong kopyahin. Alright? So let's start with our ingredients. We need all-purpose flour, baking soda, we have our salt, vanilla, our brown sugar, we just need one egg, and then our cornstarch, half lang nitong butter. Ito usually yung ginagamit kong brand ng butter kasi mas mura siya. Basta ang nakalagay ay butter at hindi margarine. Okay, so half lang nito ang gagamitin natin. And then yung ating magiging toppings or yung ilalagay natin sa ating cookies ay ang bar of chocolate. Ito ay isang semi-sweet chocolate na usually 1 kilo to. Ganyan siya. So kalahati na lang. Naubos ko na siya sa kakagamit. Or you can use this kind of choco chips. Yan. May maraming nabibili nito sa grocery na ngayon. Sa baking section nila. Or sa baking store. Mas mura. Alright, so we'll start. Simpleng-simple lang ang paggawa ng chocolate chip cookies. So, tapusin niyo ang video hanggang sa dulo. And if you like the video, please give us a thumbs up, share, and subscribe. Alright, so una natin ilalagay guys yung ating butter. So, we just needed half of this. So, kalahatiin na natin yung butter. Dapat hindi na siya malamig. Dapat nalabas nyo na siya sa fridge at room temperature na siya. So, just half of this. By the way, guys, kung gusto nyo mas marami kayo magawa, just double the recipe. Two times nyo lang yung recipe natin na ilalagay ko sa description box para makagawa kayo ng mas marami. But I would suggest, kung first time nyo siyang gagawin, you have to follow the recipe measurements. At para just in case magkamali kayo or anything happens, konti lang yung nagawa nyo. At pag gusto, nagustuhan nyo siya at maganda yung pagkakagawa nyo, then you can just double the recipe para mas marami kayong magawa and then you can just store it in a cookie jar. Okay, so ito na yung ating butter. So ganyan nilang natin siya. Then we'll add the sugar. Kasi minsan yung sugar natin na brown, may mga dumi-dumi. So, check nyo na lang din. Ayan, kini-cream natin siya, meaning mini-mix natin yung butter sa sugar. Ayan, hanggang sa hindi nyo na makita yung butter na naka, yung kulay ng butter kasi naka-mix na siya dun sa sugar niya. Ayan. Now, if you have a mixer, handheld mixer or stand mixer, you can use that to cream this. Pero wag masyado, kailangan ma-mix lang siya para hindi siya masyadong basa. Alright, and then we'll add our egg. So, this is just one egg. Okay. And then our vanilla. And then, mix nyo lang siya ulit. So, ito yung mga wet ingredients natin. Ayan. Okay na. So, na-mix ko na siya. And then, we'll add our dry ingredients. So, we'll just use a sifter. I'll add the flour. And then, our cornstarch. Yung cornstarch, by the way, ito yung medyo magpapakrisp. Magbibigay sa kanya ng lutong sa mga edges. And then, our salt. And then, our baking soda. Ang usual na ginagamit natin ay parating
baking soda sa cookies. So, strain na natin para lang ma-mix. At masiguro natin na hindi bubo yung ating mga baking soda. Yan. Kagaya niyan. Alright. Tapos mix lang natin siya. Dapat ang consistency ng ating dough or mixture, medyo thick siya. Don't overmix this kapag gumagamit kayo ng mixer. Kasi may tendency kayo na ma-overmix nyo siya. Masyado siyang magpa-flat kapag niluto natin. Ayan, so na-mix ko na siya. I can now add my chocolate chips. So ang gagawin ko dito sa aking chocolate chips ay i-chop ko siya. Mas gusto ko kasi ngayon, this time, ay chop roughly yung ating chocolate. Kasi normally, ang ginagamit ko lagi kapag ako ay nagbe-bake ng choco chips, ay mga choco chip na ganito. Chips na siya. Pero ngayon, gusto ko gumamit ng bar naman. Na i-chop mo lang siya, roughly. You just needed around 1 cup of this. Kaya kailangan nakalabas to, kung nire-ref nyo siya, ilalabas nyo siya para medyo hindi mahirap i-chop. So, i-chop ko siya na medyo maliliit lang. Ayan. Kasi gusto ko yung chocolate niya ngayon. Parang, alam mo yun, yung alam na home cook siya at hindi binili. Okay, so guys, I have here roughly chopped na mga around 1 cup ng chocolate chips. So, ilalagay ko lang siya. Buhos ko na. Then, kahit mag-add lang ako ng konti, there's nothing wrong na damihan yung chocolate kasi depende sa inyo kung mahilig kayo sa chocolate. And then, mix nyo lang siya. Para lahat ng butter or ng mixture malagyan ng chocolate. At hindi siya malagay lang sa isang lugar. Oh my God, this looks so delicious. Pag makikita mo yung mga chocolate bits niya. Kaya mas gusto ko yung roughly cut na chocolate bar. Kasi oh, tingnan mo ang ganda ng itsura niya. Okay, ubos na naman to kasi konti lang yung ginawa ko for today. Just to show you guys, magluluto ulit ako nito. Kasi masarap yung, masarap talaga siyang i-stock. Okay. So, ayan na, na-mix ko na siya guys. Yung ating chocolate chip. Okay, ilalagay na natin ito sa ating baking sheet. At ilalagay natin sa fridge. So, hindi nyo pa siya makakain kaagad or hindi nyo pa siya agad mabibake. Kailangan natin siyang i-chill muna. Best way to chill this, dapat mga approximately 30 minutes to 1 hour natin siyang i-chill. Lahat ng chocolate chip dapat ganun ang pagluto. I-chill nyo muna bago ilalagay sa oven. Kasi ano siya, para pag binake natin, sabay-sabay yung form niya, yung pagbuhaghag niya. Kasi kung hindi mo siya chinil, sobrang flat niya. Dahil tunaw na yung ating butter. So, ang gagawin ko, kukala ko isang baking sheet. Lagyan na natin siya ng parchment paper. Nilalagay tayo para hindi madaling masunog yung cookies natin. Parchment paper is what we're using or baking paper, non-stick paper. Para maiwasan natin yung dumikit siya sa baking sheet. Tapos mag-scoop na tayo. One scoop. Iyan.
Medyo lagyan nyo siya ng pagitan. Para pang nag-spread siya, hindi siya didikit dun sa kabilang cookie. Okay. Kung wala kayong scooper, ice cream scooper, you can use a tablespoon. Pwede rin naman mas malaking cookies yung gawin nyo. May medium size nito. Mas malaki ng konti dito. Yung mga 3 ounce. Yan, pwede nyo rin siyang kunin. Mas tatagalan nyo lang ang baking time. Ipa-flatten lang natin siya ng konti. Ayan. Flat nyo lang ng konti. Tapos ilalagay natin siya sa ref. Para mag-chill. Kasi nakapansin nyo, malambot siya. So, dapat yung dough natin, pagka na-chill na siya, pag hinawa ka mo, matigas na. Para pag galing siya sa ref at na-chill na siya, at ibe-bake mo na siya, sabay-sabay yung pagbuhaghag ng cookies. Alright, so chill na natin siya. Ayan guys, so I have another baking sheet here na nilagyan ko. So, this is already my second batch. Kung gusto nyo naman, kung malitang space nyo sa ref, pwede naman na ilagay nyo lahat sa isang baking sheet pag tabi-tabihin nyo lang na may konting space, mga ganyan siya. Tapos, para isang baking sheet lang yung ilalagay mo sa fridge. Palamig yan. Tapos, pagka ilulutuin nyo na, ilagay nyo lang ng maayos sa mga baking sheet niya. That is in case masikip yung space nyo sa fridge. At hindi kasya yung dalawang baking sheet. Check it after 15 to 30 minutes kung chilled na siya. Kung okay na siya, matigas na siya, pag hinawakan mong ganyan, hindi na siya kasing lambot nito, yan, pwede mo na siya mag-preheat ka na ng oven for 15 minutes. At ready to cook na siya. So, flatten lang natin ulit ng konti. Kasi makakatulong ito para mag-spread siya ng maganda. Pwede namang hindi, okay lang din. I prefer kasi na i-flatten ko siya. So, I'll put it here. So, ilagay natin to ulit sa fridge. Okay, so guys, na-chill ko na ito ng 30 minutes itong ating dough. So, pag kinapaan mo siya, yan, matigas na siya. Right. Lalagyan na natin to sa ating preheated oven. Ang temperature niya dapat 200 degrees Celsius. Mabilis lang ang pagluto sa kanya. Dapat mga 10 minutes check mo na siya, 12 minutes pwede mo na siyang tanggalin. As long as mag-brown na yung edges niya at mag-turn na siya into brown, pwede mo na siyang tanggalin. Kahit medyo hindi pa luto yung gitna, okay lang yun kasi maluluto na siya. Para ang ating cookies ay soft sa middle. And then by the way guys, kung gusto nyo palang i-store ito, pwede na ilagay nyo sa isang lagay, i-freeze nyo. Ngayon, kung gusto nyong kumain ng chocolate chip cookies, tanggalin nyo siya sa freezer and then ilagay nyo siya sa isang baking tray na ganito. Hayaan nyo lang siya for around 15 minutes sa counter bago mo siya i-bake. Kailangan medyo firm pa siya pag i-bake mo na. Okay, so mas lalong matagal sa ref or sa fridge ang cookies, mas lalong masarap. Kasi nagsisink in yung lasa niya talaga. Alright, so ibe-bake na natin siya and I'll get back to you. Okay, so ayan na siya guys. We baked this for 12 minutes. Halfway through the baking, binaliktad ko siya. Ganito siya nung pinasok ko sa oven. Tapos, halfway through, around 8 minutes, binaliktad ko siyang paganyan para mag-even cooking. Kasi kung mapapansin nyo, dark na yung nasa likod. Dito hindi pa. So, ganun ang gagawin nyo. Pag nagbe-bake kayo, lagi nyong i-turn around ng 180 degrees. And then, so kakatanggal lang natin siya. We bake this for 12 minutes. Mapapansin nyo, malambot pa yung gitna niya, pero brown na yung edges niya. Yun. Nagawin natin, pagkalabas na pagkalabas natin siya sa oven, dapat itataktak mo siyang ganyan. Dapat nga pagkalabas na pagkalabas, but it took me
more time para ibang siya. Para lang maipakita ko sa inyo. Kasi pag binabang niya siyang ganyan, mag-wrinkles yung cookies natin. So, ayan siya. Hindi muna natin siya tatanggalin sa ating cookie sheet. Kasi kailangan mag-stay siya dyan. Kasi makakatulong pa yon para maging crispy yung ating cookies. After 5 minutes, we have to transfer it here sa ating cooling rack. Okay, so tandaan nyo guys na hindi siya kagad kailangan tanggalin pagka-bake. But it looks so delicious. Oh my. I love it. Look. Pag sa gilid, yan ang problema sa kanya. Medyo nagda-dark yung ilalim. Pero crispy siya. I like yung pagkaka-bake niya. Alright, so we'll just let it sit there for 5 minutes. Alright, so sinalang ko naman yung second tray ko. Tandaan nyo guys, this should be baked in the middle rack. Hindi siya pwede sa ilalim kasi mabilis siyang masusunog. Alright, so guys, napalamig na natin siya lahat. Nalipat na natin sa ating cooling rack. Titikman na natin siya. Ano kaya? Oh, ayan siya oh. Try natin, tikman. Crunchy siya sa outer layer niya. Pero soft siya dun sa loob. Harap. Yun ang nagagawa ng cornstarch niya. Yung ibabaw lang yung crunchy. Ang sarap. Sakto lang yung tamis. And guys, pag napalamig nyo na siyang mabuti, tsaka nyo siya i-transfer sa isang like cookie jar, kailangan wala na siyang ka-init-init para hindi siya magpawis. Kasi pag nagpawis siya, lalambot yung cookies nyo. Kailangan crisp lang siya sa labas, pero chewy siya dun sa loob. Sarap? Mas damihan nyo pa yung chocolate, mas masarap. Ang sarap nito sa milk, sausaw mo. Or tea. Alright, so guys, thank you so much for watching. I hope you enjoy cooking with me for our choco chips cookies. Please don't forget to subscribe and click the bell notification button para na-notify kayo pag may bago akong upload. Bye! Have a good day!